ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating babawiin ko ang lahat for today is Second Surprise. So dito guys ay nag-uusap si na Trina at yung kanyang ina na si Dulce. At sinabi ni Trina dito kay Dulce na yun nga, nagvo-voluntaryo daw sila para sa... Meron sila activities na kawanggawa at kasama niya itong si... Irish. Tapos masaya naman si Dulce nung nalaman niya na magkakasama sila dahil gusto niya na magiging close itong si Trina at si Irish dahil nga para kay Victor. So sabi naman niya ay gagawa siya ng paraan para makapunta daw yung kanyang ama dito. So kaya tinawagan niya itong kanyang ama dahil merong plano silang dalawa para maibalik na itong si Victor sa kanila. So, tinawagan naman ni Trina itong kanyang ama na si Victor at habang si Trina naman at habang si Victor naman ay nag-usap sila ng kanyang kaibigan doon sa farm ay sinabi niya dito na masaya-masaya daw siya dahil buo na daw yung kanyang pamilya. Pero sabi naman niya ay baka itong si Dulce daw yung makasira ng kanyang pamilya dahil daw kay Dulce at baka kasi itong si Dulce yung makabigay ng paraan para masira yung kanyang pamilya nila ni Christine. So yun dahil sabi kasi ni Victor dito na naging okay na yung pamilya nila ni Christine at itong si Victor kasi yun nga tanggap naman ni Christine at swerte daw siya dahil mabait daw itong si Christine at saka itong si Irish. So yung habang sila nag-uusap ay tumawag na itong si Trina at sinabi dito na doon daw siya mag-dinner sa kanilang bahay dahil nami-miss na daw siya ni Trina. So miss na daw niya itong kanyang ama na si Victor. So kaya itong si Victor ay parang hindi siya nakaimik diretso. Parang natulala siya dahil hindi pa niya alam kung ano yung kanyang isasagot. Pero sinabi na lang niya na uwi daw siya sa Manila para hingi ng permiso sa kanyang asawa na si Christine. So sabi naman niya ay sana daw ay papayag itong si Christine, si Tita Christine, sabi naman ni Trina dito. So yun. At nagka-problema na ituloy itong si Victor kung paano niya sasabihin dito kay Christine na doon siya mag-dinner sa bahay nila ni Dulce. So kaya ang ginawa na lang ni Victor ay tinawagan niya itong si Christine para sabihin dito na doon daw siya mag-dinner. Kaya walang nagawa itong si Christine kundi pinayagan siya. So yun na nga, nandun na si Victor kina Dulce at meron pala silang sorpresa. Dahil naghanda sila ng mga pagkain para nga sa birthday ni Victor. So ayun, at nagulat si Victor dahil meron pala silang hinanda at nag-abala pa kayo, sabi naman niya. So ayan, at dahil merong pagkain, so uminom din naman itong si Victor at saka itong si Trina. So parang napadami na yata yung pag-inom ni Victor dito kaya medyo nalasing na siya. At ito naman si Trina ay madami din yung ininom niya. So sabi naman ni Victor ay parang nalupigan pa sa Bisaya. Nalupigan siya ni Trina sa pag-inom dahil hindi pa nalasing itong si Trina at siya ay parang nalasing na. Sabi, ikunento din ni Trina yung kanilang experience doon sa anong sa Japan pa sila. Marami siyang ikunento dito kaya parang masaya siya dito sa pagkwento. At ito namang si yung mother na si Dulce, ayun lang, antabay lang sa kanila. At yun nga, sumasabat din sa kanilang usapan. And then, itong si Victor ay parang na-feel niya na medyo nalasing na nga siya. Kaya parang gusto niyang magpahinga muna. So sabi naman ni
ni Trina dito na magpahinga ka dito dad, dito ka dad, oh dito ka, mahiga ka muna dito. So ayun, at pinahiga na nga nila itong si Victor. Tapos sabi naman ni Dulce dito na magpahinga na rin daw itong si Trina dahil meron siyang binabalak. Binabalak dahil gusto niya na yung gabing iyon ay gusto na niyang maibalik itong si Victor sa kanilang pamilya. So kaya pinapasok na niya itong si Trina at saka itong si Joel naman hindi naman sumabay sa kanilang pag-inom para inisnab lang niya yung kanyang daddy dito. So yun na nga. At tumawag, maya-maya ay tumawag itong si Christine, tumawag dito at nakita iyon ni Dulce kaya ni-reject niya yung tawag ni Christine at kasi itong si Victor ay parang nakatulog na. Tapos sabi naman ng kanyang tita ni Christine doon sa kanilang bahay na hindi pa ba daw umuwi itong si Victor? Hindi pa nga bakit hindi mo tawagan? So ayun, tinawagan na nga niya. So sabi niya mauna na daw siya na matulog. So ayun. So ito namang si Dulce ay parang gusto na niyang gawin yung kanyang plano. Akmang halika na sana niya itong si Victor pero nagdandahan muna siya, nag-alanganin pa muna siya. Tapos ito namang si Joel ay parang napansin niya na mayroong pinaplano yung kanyang ina at saka itong si Trina kay Victor. So kaya pinagalitan niya itong si Trina at sinabing, ano bang pinaplano niyo doon kay Victor, kay Daddy? Sabi naman niya na, wag mo na nga pakialaman dahil gusto natin mabawi si Daddy, di ba? So, wag ka nang makialam. So, ayun ang sabi ni Trina dito. At yun nga si Christine naman, ay tawag ng tawag kay Victor, hindi pa rin sinasagot hanggang sa nalobat yung telephone. Na empty bat talaga yung telephone ni Victor, kaya nagtaka siya bakit naka-off yung kanyang cellphone. And then bumaba itong si Irish at sinabi bakit hindi pa siya natutulog. Sabi naman niya ay hindi pa ba dumating si Daddy, pero sabi naman ni Christine dito, dumating na siya pero parang hindi ako makatulog kasi meron pa daw siyang kumuha lang daw siya ng drinks. So ayun. So hindi niya sinabi dito kay Christine na hindi pa dumating yung kanyang papa. Kaya ito naman si Christine ay kukuha lang daw siya ng tubig kaya hindi pa siya natulog dahil meron daw siyang tinapos. So ayun. At ito naman si Christine dahil sa kakaantay kay Victor dahil nalubat na nga yung cellphone, so hindi siya nakapasok sa kanyang kwarto. Doon na siya nakatulog sa sala. So ito naman si Dulce, doon tayo kina Dulce. Akmang halika na nga niya itong si Victor, kaya lang dumating itong si Joel. At sinabi niya dito na, Mama, anong ginagawa mo kay Papa? Sabi niya dito. Tapos sabi niya, huwag ka nga makialam. Parang daw magkaroon na sila ng buong pamilya. So sabi niya na, hindi ka ba nakokonsensya? At sinampal niya itong si Joel. So, maya-maya ay nagising na rin itong si Victor at yun nga, sinabi niya dito na nakatulog nga siya. So, yun, pinabayaan lang daw siya ni Dulce, sabi ni Dulce kay Victor, pinabayaan na lang daw siya na matulog dyan para naman, dahil para inibag-drive siya, para hindi siya anong mangyari sa kanya na masama. So, ayun na. At umalis na nga itong si Victor at nung dumating na siya sa kanilang bahay, ayun, ginising niya itong si Christine. Sinabi niya dito na lilipat na daw sila sa kwarto. At sabi niya dito na nagalit nga itong si Christine, bakit daw naka-off yung kanyang cellphone. At sinabi niya dito na wala daw siyang ginawang masama. Nakatulog nga siya doon dahil nakainom. So, ayun. At sinabi niya na hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit, sabi naman ni Christine dito. Dahil hindi ko napapayagan na pupunta ka pa sa bahay ng ex mo. Kung gusto mong makipagkita sa mga anak mo, doon na lang sa labas. Kaya hindi nakaimik itong si Victor. So bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata dahil itong si Dulce ay nagpapahiwatig na talaga na namimiss na niya itong si Victor. So abangan natin bukas guys. At ito namang si Irish ay namumroblema na dahil laging nag-aaway yung kanyang ama at ina. So yun lang guys ang ating episode for today at sana abangan natin ang susunod na kabanata. That's all guys. Thank you.